Sa susunod na mga video ko is yung pag rebuild naman ng ating carburetor. Ano yung mga tips? Bago ako mag ano guys, meron nga pala akong importanteng i-share sa inyo tungkol ito sa pag-a-adjust ng screw na to. Gaano siya ka-importante sa ating fuel consumption. Screw na to, pag in-adjust mo yung screw na to, dalawa yung nagiging epekto. Number one, ito, nag-slightly open ang inyong throttle plate. Yan, ito yung linkage arm niya. And then, meron din dito, yan, yung linkage para sa ating accelerator pump. I-adjust ko ngayon to guys. Tingnan natin kung ano yung magiging epekto nyo. Once na, in-adjust natin to pa-clockwise. Ayan. Ayan. So, ang nagiging epekto guys is yung ating throttle plate nag-o-open. Tingnan nyo. Ayan guys. Ayan. So, kanina, itong butas na yan, yan lang yung naka-expose. Ngayon, naging dalawa na. Okay? So, dyan lumalabas yung ating air and fuel. In-adjust natin itong screw. Pa-clockwise, nag-slightly open yung ating throttle plate. And then, yung ating accelerator pump. Yung accelerator pump natin slightly umiksi yung kanyang leverage para mag-pump ng fuel. Kasi nakatukod na siya eh. Ayan o. Ayan ganito. Ayan. So mapapansin nyo. Ayan. So, yung travel niya. Ayan o. So mapapansin nyo, mahaba-haba yung travel yung ng ating accelerator pump. So, pag mahaba yung travel niya, so, mas presado siyang magpalawas ng fuel. Ayan. Guys, so, nakita natin yung epekto pag in-adjust natin itong screw na to. So, mag-slightly open yung ating throttle plate. And then, mag-expose yung isang butas. So, naging dalawa na. Ito yung sa idle mixture. Pag idle. Ganito yung adjustment natin. Ganito yung position ng ating throttle plate. Ang tanong, aksayado ba sa gasolina pag ganito yung adjustment? Na-adjust nila. So, ito, hindi sila nag-a-adjust dito. Ayan. Para daw makatipid sa gasolina. Which is true naman. So, sa akin, depende sa situation, depende sa condition ng inyong engine. Ideal adjustment ng screw na to is i-open niya itong throttle plate na ma-expose yung isang butas. Ayan. 25%. Hindi ganito guys. Yan. Aksayado yan sa gasolina. Ayan. Mga expose lang na ganyan. Ayan. Ganyan. Kasi ang ideal setting ng ating idle is 800 RPM at high vacuum. So, may mga situation guys na kahit anong bukas mo dito, hindi na tumataas yung RPM at hindi na rin tumataas yung inyong engine vacuum. Kasi nga yung condition na ng makina, let's say for example, meron ng mga leak, hindi na siya mahina na yung kanyang vacuum. So, kailangan na ng supplementary na magsusupply to increase yung RPM. Yan. Na siyempre, pag ito, in-install na natin ito sa ating makina, hindi na natin makikita yung butas na yun kung ano position ng throttle plate. So, kaya importante na meron tayong vacuum gauge at saka yung tachometer para yun ang magiging basihan natin sa pag-a-adjust nito, yung tachometer at yung vacuum naman sa pag-a-adjust nito. Adjust nito guys is uunahin muna itong fast idle. Ito. So, unahin muna natin to. So, magbe-base ka pa rin dun sa RPM mo. Yan.
Ayan. So, nag-open na siya. Ayan, konti lang yung opening niya. So, kung meron kang ano, kung meron kang tachometer, makikita mo kung ano yung RPM niya. Normally, at 1,100 RPM, yun yung setting ng ating fast eye. So, pag naset na yung itong screw na yan sa tamang RPM, ayan, so meron na siyang opening, dito ka na mag-a-adjust. Ayan. So, ngayon, ayan guys, oh. And then guys, lagyan ko lang tong vacuum kasi once na na-start na yung ating, ayan guys, so naset na natin yung fast idle screw. So, ibig sabihin naka-expose yung butas. Ayan. Pag mainit na yung makina, ayan, magko-close yung throttle, babagsak yung ang idle mo kasi isang butas na lang yung nagsusupply ng gasolina tsaka air. Ngayon, in that case, kaya nga mag-a-adjust lang tayo ng mga screw na to during warm. Ika-clockwise ko lang guys, ito. Clockwise, ayan. So, mangyayari nito, since may vacuum naka-close, tingnan nyo guys. Clockwise, 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 clockwise. Ayun guys, nakikita nyo yung ano, butas. During idle, may vacuum, ayan. So, may vacuum ka guys, ayan, may vacuum. So, hindi niya ipo-fully close yung butas. Kasi, na-adjust mo na dito. So, yun yung function niya. So, hindi niya ipo-fully close. Ayan, kahit na may vacuum ka. Ayan. So, hindi niya ipo-fully close. I-expose lang niya ng 25%. Ayan. Ayaw. Pero kapag niluwagan natin to, ayan, clockwise, counterclockwise, niluwagan natin. Ayan. Ayan. Mangyayari guys, pag may vacuum, ayan. Pag may vacuum, ayan, full close. So, saradin supplementary na butas. Release ng vacuum, ayan, may vacuum. So, pag ganito guys, ayan, sarado yung butas na pangalawa. So, may mga situation na maalog or mababa yung idle RPM mo. So, in that case, kailangan mong i-adjust itong screw na yan. Yung ganitong adjustment guys ay hindi recommended. So, if for example, may vacuum ka. Ayan. May vacuum ka, then ito, naka-clockwise, so naka-open. Ayan guys. Guys, pag ganito yung setting mo, aksayado talaga yan sa gasolina. Ayan. Fully exposed yung supplementary na butas. Ito, nakababang-baba yan. Ayan. Ayan. Ayan, aksayado yan sa gasolina guys. Oh. Kahit anong vacuum mo dyan, hindi yan mag-ano. Ayan. Hindi na yan mag-move guys.